Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. This is DMC Trend and welcome po sa ating Morning Grind episode ngayong araw. Alright, so may nag-PM kasi sa atin, silipin daw natin si Ice.io. Ano ba si Ice.io? Sa mga makaka-relate, isa itong mobile application na mobile mining app. Dito ginagawa sa mobile phone or sa mga Android device ninyo yung mining sessions or pagmimina ng token. So, safe ba gamitin? Yes, just like the usual applications na sumulpot before katulad ng Pi, di ba? Shout out sa mga katropa natin na until now eh hindi pa naki-KYC kay Pi. So, ilang taon na rin ba? Hindi ako magkamali, 2019 yata na introduce ang mobile mining ni Pi eh. Pero until now, nagkakaroon yata ng delay sa mga KYC. Yung iba nasa mainnet na eh, nakakapag-transfer na sila. Pero ang problema kasi sa Pi Network, although member din tayo, pakita ko lang guys yung sa akin. Ayan. Ito yung sa atin. Ang laki na rin ng namina natin dito sa Pi natin eh. Isa rin tayo sa umaasa na merong mapapala dito na sa hopefully isang araw eh ma-approve na yung KYC natin. Nakapag KYC naman na tayo, yun nga lang until now, pending yung approval. Just like the other members, ganun din. And ganito lang din, parang bubuksan mo yung applications mo and then magmamine, magmimina ka. Ayan. Pakita ko lang kung ilan yung namina ko kay Pi. Ayan, meron na tayong... Actually, parang ginagamit na lang nila yung ano ngayon eh, yung application para kumita yung mga developer sa advertising. Close lang natin yung ads. Ayan. So, meron na tayong 22,255. Sa mainnet natin, pahapyawan ko lang kayo guys kung ano yung mobile mining. Sumikat ang mobile mining. Actually, ang mga pioneering nito, maraming mga nagsulputang mga applications na ganito. Pero yung iba hindi nakapenetrate sa market. Natatangi na si Pi Network ang nakapag-penetrate at nagkaroon ng malaking user base for the past 3 to 4 years. Kung tama ako, nagkapag-gain siya ng malaking user base at nagamit yung user base na yon para syempre magkaroon din ng cash flow yung mga developer. Nilagyan nila ng ads, which is yung Google AdSense ads nila sa mobile app nila. Pagbubuksan mo yung mining app mo, merong ads. So, kumikita sila doon. Ang kaso, until now, yung mga member, yung mga namina nila, hindi pa naman natatransfer sa mainnet. May ilan na nakapag-transfer na sa mainnet at nagkakaroon ng bilihan, bentahan, speculations sa value ng Pi. Which is, nagkaroon nga ng value eh. Pag isi-search mo yung Pi dito sa Google, yung value niya, meron eh. Meron sa KuCoin. Tingnan nyo guys, pakita ako. Na-discuss ko na rin to sa ibang videos before. Meron na siyang value sa ibang mga legit exchange list. Pi Network. Ayan. Coin value. Katulad nito. Pi Network price. Sa CoinGecko, ito yung presyo. Ayan, yung logo. Mantakin mo, 33.17. Ang laki, di ba? Tapos meron din siya sa Binance eh. Na-list na rin sa Binance. Kita ko lang guys. Ito. Pi Price Index Live Chart and US. Ito yung kanyang presyo. Ayan, meron na siya. So, 33.28. So, alright. So, alis muna tayo dyan. Kasi may bago, guys. So, di ba ang daming naghihintay sa Pinet, sa PiCoin kung ano yung nangyayari sa KYC, bakit ang tagal, yung verifications ang tagal. Ito, guys, may dumating na bago. May ipinapakilala silang bagong mining app, which is itong si ICE. Tignan nyo to guys. Silipin natin. Pakita ko lang. Nag-sign up na ako kasi meron silang free na 10 ICE sa sign up mo. Sa referral system kasi nila, merong points na nakukuha pag may nag-sign up. So, kunyari, nag-invite ka, merong kang ICE na makukuha, meron ding ICE na makukuha yung nag-sign up under sa referral mo. Sa ngayon. Ewan lang natin for the next years to come, pag marami na, malaki na yung user base, baka pwedeng tanggalin na nila yun or paliitin nila. Katulad nung mining rate ng Pi, di ba? Alam nyo ba nung una nating in-install yung Pi, ang namimina natin sa loob ng isang araw nun, kasi tayo yung isa sa mga pioneering niya eh. Umaabot ako nun ng 250 to 300 per day. Kaya umabot sa 22,000 yung Pi ko. Ngayon, ganun din dito sa ICE na bago ngayon guys. Kapag early stage at na-adapt mo yung application, may tendency na mas makaipon ka ng mas malaki. And later on, pag nag-realize or pagka na-list sa exchange list itong si Pi, may tendency na malaki yung kitahin mo.
Ang pagkakaiba nga lang ni iSky Pi, si Pi kasi nag-create siya ng sarili niyang parang blockchain framework eh. Ito mukhang hindi. Mukhang hindi ko alam kung saan niya i-attach later on yung kanyang framework. Kung sa smart chain, sa Ethereum, sa Polygon, whatever mainnet na niya dalhin. Or baka magkaroon din siya ng sarili niyang mainnet. At alam naman natin guys, nag-e-evolve ang technology. Kadalasan yung mga nauna na nagkaroon ng failure at hindi nagkaroon ng successful ang development. At may nag-adapt na bago. Usually may mga nababago dyan. Nag-e-evolve or mas pinagaganda, mas na-enhance. At yung mga susunod na nag-a-adapt niyan, mas may probability na mas magaling sila sa pag-develop ng tech na yun, yung technology na yun. Or sa pagpasok nila sa industry na yun, maaaring malampasan nila yung mga previous na nag-develop at nahigitan nila yung mga features. Ma-enhance nila ngayon yung bago at maipakilala yung mas mas reliable, mas efficient, mas realistic na paraan. Katulad nito, itong si Ice kasi, ang pinaplano niya, lipat tayo guys sa desktop ah. Bakit natin nakitahan ng potential to? Ito kasi guys, tignan nyo. The global currency reset. Anong ibig niyang sabihin sa currency reset guys? Pag sinabi mong currency reset, this is not the usual activity ng mga old or ng mga nagsipagsulputan ngayon. By the word reset, ibig sabihin, a process of a new setup. Parang ganun. Parang new cycle, new beginning. Kaya siya reset. Ngayon, maraming nagsasabi na experimental project to, pero tignan nyo guys, sa Google kasi ito na yung download niya. Guys, sa mga gusto mag-sign up, paggamit na lang DMC Trends yung aking code. Kasi pag nagsasign up ka dito, hindi ka rin makakasign up pagka wala kang, wala kang invite code. So DMC Trends. Pwede kayong mag-recta ice.io/@DMCTrends. Yan po yung ating code. Sure that it has a good interface. Oo guys, ang ganda ng interface niya, yun din ang isa sa napansin natin. Meron siyang, maganda yung kanyang user experience design. Yung iconography na ginamit sa loob ng apps, maganda rin. Straightforward pati yung mga icons na ginamit, tsaka yung mga functions. Ayan. Okay, pakita ka lang iba. Level up, ayan. Meron din siyang mga tasks eh. Earn ice rewards. Hindi katulad sa Pi, magmimina ka lang. Dito may mga task na. So nag-evolve yung mining. Aside sa mining activity mo, meron ding mga task na ginagawa. Ayan. So merong maraming mga paraan na ginamit yung mga developer para mag-accumulate ng points yung user. Ayan. Build your micro community. Parang plinaplano nilang gamitin parang mining option at the same time parang community. And for sure, sigurado later on pag malaki na yung user base nito, later on pwede silang maglagay na ng advertisement para magkaroon ng cash flow yung mga developer. Pero ang pinaka interesting dito guys is yung listing nito sa marketplace later on. Ayan, may mga level up din, may leaderboard din na sinusunod. Earn ice rewards. At itong maganda, meron silang staking guys. Pag bukas nyo ng application, pwede kang mag-stake eh. Ano yung stake? Sa pag-stake kasi guys, kunyari malaki na yung naipon mo na ice, pwede mong stake yun, magkakaroon siya ng dividend. Depende kung gaano mo katagal in-stake at gaano kalaki yung in-stake mo. So in other words, para kang nag-time deposit ng token mo dito. So kunyari nag-time deposit ka, depende kung gaano kalaki yung tinime deposit mo or gaano kahaba yung panahon na pinang-stake mo. Time deposit yun lang yung ginamit nating phrase para mas maintindihan ng mga average natin mga katropa na hindi pa masyadong gamay kung ano yung staking. At all in all, yung word na staking parang ganun na rin, parang nag-time deposit na mas malaki yung kinita mo. Alright, so, hindi ko masyadong ikukomplikado. This is just an introductory video actually. Kasi ayoko munang biglahin yung ating mga katropa regarding sa pagpapakilala natin kay ice.io. Simplehan lang natin, si ice.io isang mobile mining app na nagkakapagmina ka ng ICE token every day. Kailangan mo lang buksan yung application. Nare-reset siya. Pagka sign in mo, magmimina siya. And then after 24 hours matatapos yung pagmimina, mag-off siya. Kailangan mo ulit mag-log in para makapagmina. Same lang din, parang sa Pi din, di ba? Kailangan mong buksan ulit or i-on yung mining mo para makapagmina ng mga additional ICE token. Mas mababa nga lang yung value. Pero kahit mababa yung value, depende pa rin sa pag-adapt ng user. Kasi later on, kapag sobrang dami nung nag-adapt doon sa token na yan, eventually, magkakaroon siya ng value talaga. Kasi,
yung use case ng token na to pwedeng gamitin bilang equivalent ng fiat currency natin, pwedeng pambayad later on, pwedeng i-exchange sa goods, pwedeng ipambayad sa mga services. Ganun yung magiging use case kadalasan ng mga token. Which is, yun naman talaga yung nagiging purpose, pambayad, pambili. Kasi syempre, parang pera din naman yan. Parang totoong pera na nagagamit mo siyang pambili, pambayad. Yun yung talagang function. Pwedeng gawing rewards or barter system. Pwede mong ipalit ng goods or services na gusto mo. Yun yung magiging use case niyan later on. Or later on, magkakaroon ng mga dApps na tinatawag, decentralized application, wherein yung token na yun gagamiting in-game currency ng isang game. Pwede yun. Pwedeng gamitin pang-enhance ng mga character, pambili, or pang-enhance ng mga weapons, something like that. Yun yung magiging use case na nakikita natin. Pero, ang pinaka maganda na features na hinahanap natin sa isang token is yung features na pwede mong i-convert sa fiat currency, which is from ICE token papunta sa GCash, something like that. Or yung ICE, pwede nating ipambayad sa bill ng kuryente, pambili ng groceries. Okay, so that's it. Yun po muna yung ating episode ngayong araw. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating Morning Grind episode. Again, this is DMC Trend. Please like, share, subscribe, and comments. Thank you for watching. Magandang umaga po sa ating lahat.